welcome back to my YouTube channel. So guys, so matagal-tagal na po kasi ako hindi nagbi-video. Namimiss ko na po kasi mag-video kung saan kasi busy po kasi talaga ako guys. Kaya hindi na po kasi ako nakaka-video dahil sobra kaming busy. Umalis ako ng alas 2 ng hapon. Umuwi ako ng madaling araw na guys. Kaya sobra parang hindi ko na kaya harapin pa yung cellphone ko, hindi ko na kayang mag-video, kaya sabi ko matutulog na lang ako at gusto kong mag-video pero hindi kaya ng mata ko. So ngayon na lang naman ulit ako po guys nagbi-video kasi may naisip akong content na alam ko paborito po to sa lahat ng mga tao buong mundo. So bago ang lahat po, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, tap button bell para sa update ng aking video. At sa lahat naman nag-subscribe sa akin, maraming salamat po at sana panoorin nyo lagi para madagdagan naman po ng aking watch hour guys. Kasi maliit pa lang po kasi yung YouTube channel ko kasi bago lang ako at saka lagi po akong busy, isang OFW po kasi ako. Kaya ngayon guys, naisip ko tong video dahil is itong tao na to is mapagmahal po siya sa mga OFW. Minahal niya, kinampin niya ang mga dapat mga kakampihan or ang sabi pa niya, kakampi ang mga inaapi. So, alam ko guys, alam nyo to lahat kung sino po itong tao dahil ito po ang sentro ngayon ng mga katauhan buong mundo. Lahat ang mga problema, siya ang nakatulong or siya ang nakalutas ng mga problema. Ang nagustuhan ko lang po talaga sa kanya dahil mahal niya po ang mga OFW. Mahal niya po kami. Kaya nga, pa-shout out po, Idol Rapitool po. Maraming salamat po sa lahat ng mga tinutulungan niyo po. At sa mga tutulungan niyo pa lang po. Maraming salamat. Idol po talaga kayo sa lahat ng mga tao. Lalo na po, ako dito, pag matapos yung trabaho ko, pag umuwi ako dito sa aking dorm, ang pinapanoorin ko agad is yung Rapitool po. Kasi maganda kasi marami mga problema na nakikita ko. So, minsan, may mga lesson din tayo na makukunan doon na hindi natin dapat gawin yun at dapat natin i-aware yun. Kasi mga hindi dapat yun. Kaya idol na idol ko talaga yan, si Idol Rapitool po. Pa-shout out kay Idol Rapitool po. Sana naman ipagpapatuloy nyo po yan, kabutihan nyo at hindi kayo magbabago. Ang sabi ko lang na sana hindi kayo po sumali sa mga politika. Mas maganda pa ganun na tumutulong kayo sa sambayanan. Yan lang po ang gusto kong sabihin kay Idol Rapitool po. Kasi masaya talaga ako. More blessing to give and more blessing to come to you and your family. Yan po kasi guys na marami po kasing natulungan, di ba? Kung natulungan mo yung isang tao, babalik din yan sa iyo. Ganun lang. Kaya katulad ni Idol Rapitool po, blessing na blessing yung family niya dahil matulungin po siya, malambot yung puso. Kahit anong sabi nila ang tapang ng pamilya nila, pero pagdating sa mga taong inaapi or yung mga taong walang-wala, tinutulungan niya. At saka isa pa po, I'm so very happy talaga naririnig ko at nakita ko kasi yung video nyo po, Idol Rapitool po, yung yung minahal mo yung mga sundalo at dati doon ka tumira sa Zamboanga. Kasi ako po, kasi isa po akong tubong Zamboanga, isa po akong pure na Zamboangueña. Kaya alam ko
kung saan ka naglalaro noon. Sabi mo, naglalaro ka doon at nakikita mo may isang tao naghorimentado. Alam ko yung lugar na yun. Kaya, kasi isa po talaga akong Sambuanggenya. I'm proud of you na tumira ka sa lugar namin. Eh, lugar namin is lugar ng gulo, sabi nga nila. Eh, known na known talaga yan na may gera daw sa Sambuanga. I'm pure Sambuanggenya. So, yun. Lagi ko kasi pinapanood yung mga video nyo. Lagi ko sinusubaybayan ano yung mga latest. Kasi may mga maganda din mga lesson na natutunan na hindi dapat gawin yan dahil masama yan. Kaya nakikita ko lagi. Actually, yan lagi lang yan mga video ko na pinapanooran ko. Dito puro lang rapitul po. Eh dati, ang pinapanood ko is mga movie, mga lahat yung mga ano yung pag Sabado, magpakailanman, o kaya tapos pag ano yung mga Korean drama. Pero ngayon, hindi na po. Ang pinapanood ko lagi is pagkada galing ko sa trabaho, pag oras akong kumain, nasa harap ko is ang cellphone. Ang pinapanood ko po ay Rapitool po in action. Kasi maganda, nakakaano talaga sa loob na yung matulungan mo yung isang tao na walang wala, o kaya yung inaapi, niloloko, na tinutulungan. Di masarap talaga pakinggan or tingnan na ang galing naman, may isang tao na binigay ni Lord na pwedeng tumulong sa mga kapwang Pilipino, di ba? So, blessing ka talaga, Idol Rapitool po. Naiyak ako. Kasi binigyan ka ni Lord ng ano. Kaya sana ipagpatuloy mo yung mga magandang loob mo, magandang ugali mo, hanggang sa marami mo pang matulungan. Kasi marami kang matulungan, marami ding bumabalik sa ina blessing. Kaya yun. Eh, nagustuhan ko talaga yung programa mo, Idol Rapitool po. Sabi ko talaga, nagustuhan ko talaga. Sana naman po ipagpatuloy mo po at marami ka pang makatulong sa mga OFW na mga inaapi sa ibang bansa na napauwi ninyo dahil nahirapan sila. Maraming maraming salamat po talaga. Kasi hindi naman kasi lahat ng mga OFW na pinapalad, katulad sa amin ito sa Taiwan, medyo okay-okay pa rin po. Kasi medyo hindi naman po kasi kami stricto. So, ganun lang. Siyempre, malayo pa rin kami sa pamilya. Gusto pa rin namin. Pero wala kaming choice kasi, siyempre, para sa aming pamilya itong ginagawa namin. Ginagawa namin to para sa anak namin na matapos sa pag-aaral. Ayaw naman naming lumayo sa pamilya, pero anong gagawin namin, di ba? Kasi pag sa Pilipinas ko konti lang yung kita, o sa dalawa yung anak ko college, paano ko na lang silang papaaralin? Pero thanks God na nakaya ko naman po. At ito lang po talaga na masasabi ko po sa inyo, Idol Rapitool po. Shout out po. Patuloy nyo lang po na maging magandang loob, maging mabait, at higit sa lahat na matakot sa Lord or matakot sa Panginoon. Yan lang po ang importante. God bless and thank you so much sa tulong sa lahat ng mga tao. Sana ipagpatuloy po pa yan. At God bless and more blessing to come. Thank you.